Hello po guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Si Rinel Banda to ng Buhay sa Cruise Ship. Nandito po tayo ngayon no sa Compass Training Center dito sa Silang, Cavite. At nagaganap po ang live po na masasaksihan natin ang basic training na tinatawag, no? At kaway-kaway muna diyan sa mga nanonood sa ating mga programa. Magandang umaga po muli sa inyo. Ako nga pala si Rinel Banda at live po na masasaksihan natin ang basic training mula dito sa Compass Training Center. Okay? So, mapapansin nyo nga pala guys, nakikita nyo sa inyong screen, yan po ang ating para-raffle mamaya at madadagdagan pa yan. Dahil ia-add ko po ang mga humabol. Magandang umaga sa inyo, Juan de la Cruz. Nga pala guys, pakisabi nga pala, no, Juan, kung sakali, kung naririnig nyo ang aking audio. Hello, good morning, Mercy Lopez. Magandang umaga. Pakisabi lang po kung naririnig yung aking audio. Magandang umaga po, Berhel. Ayan. Hello, Daryl Villagen. Good morning, Berhel. Paki-comment naman po, guys, kung naririnig nyo po ang aking audio. Paki-comment po kung naririnig po ang aking audio. Hello po, guys. Ayan. Okay. Maraming salamat, Myron, Roland, Reveche. Okay. Magandang umaga po muli sa inyo, guys. Nandito po tayo ngayon sa Silang, Cavite, no? Sa Compass Training Center na kung saan live po nating masasaksihan ang ating, no? Ang ating mga trainees dito sa basic training. Kaya kung wala pa po kayong mga idea dito, no? Sa basic training o magsisimula pa lang kayong mag-training, e panoorin nyo na po ito. Live po ito na mangyayari ngayon. Good morning po kay Kessil, Jennifer, Almogre. Maraming salamat, Lux. Crystal clear. Naririnig po, sir. Okay. Good, good. Alright, guys. So, napapansin nyo sa screen natin, no? Napapansin nyo sa screen natin yung raffle, spinning wheel. Ngayon, makikita nyo yung mga pangalan. Ngayon, ia-add ko po in alphabetical order po ito. Ngayon, kung sino po yung nag-register sa ating form at sinundan po yung ating instruction, siya lang po ang may chance ang manalo, no? Okay? So, maraming salamat po. And sisimulan na po natin. Inaantabayan ko lang po yung instructor pati yung mga trainees na ayun, syempre ang uunahin nila yung pagtalon sa swimming pool, no? Ayan, good morning sa iyo, Gia Montesilio. Rosalie Depositar, madalas ko pong nakikita ito, no? And kung saan man kayo naroroon, pakibanggit po ang inyong location, no? At babatiin ko po kayo kung saan man po kayo naroroon. Isha-shoutout po kayo. Ito, mukhang tinatawag na tayo at mukhang magsisimula na po ang training, no? Basic training, alright? Ayan. Habang nagbe-basic training tayo, ayan, mag-comment lang po kayo dyan at papatingin ko po kayo. Good AM din kay Julie Marie. Alright. Yes, kailangan Berhel na naka-register. Meron naman form, no? Pakibasa po ang instruction natin sa ating post. So, napaka-importante po na binabasa natin ang mga post natin at iniintindi po. Kasi ganun po yon. Kahit saan po kayo makarating na lugar ay kailangan nyo pong magbasa ng instruction at sundan lang po yung instruction para sa inyong gabay, no? Alright? So, good morning from Shenalyn Almasan from Olongapo City. Kay Juan de la Cruz from Pasay City. Joining na si Rosalie Depositar, April 18, RCCL. Hello, hello sir. Yes, sir. Okay, sir. Ready na po ba? Okay, magte-training na po. Ayan na po. Ready na po ang ating training at manood po kayo para sa mga first timer diyan na magbe-basic training. Nandito po tayo sa Compass. All right, sige po, sir. Okay po. Okay. Okay, sir. Batiin ko muna to si Ann Lorenzo Fabian.
Okay, from Pampanga, Princess Cruces po siya, si Gia Montesilio. Salamat from GMA Cavite po ngayon. All right, okay, sisimulan na po daw nila. Okay. Standby. Okay, tingnan natin guys ha. Na. Right. Unang talon. Yun. Sakas, no? Ngayon yung kanilang mga trainee. Naku, may babae pa. Mukhang kinakabahan pa. Ayun, kinakabahan. Parang ayaw tumalon. Ayun, gumilid siya. Gumilid. Eh, sino pa naman hindi kakabahan, no? Ayun na, sino kaya matapang dito? Yun. Ayan. Kayo ba, guys, na-experience nyo ito? Kabe, no? Ayan, panoorin natin, guys. Hello po kay Marites, no, nanonood ngayon. Ito, tignan natin. Ayan, clear. Oops. Ayan. Saan sila didiretso ngayon? So, dapat tuloy ang backstroke niya, di ba? Ayan, tignan natin. Babae ulit. Babae ulit. Ayan. Yun, yun. Naku po. Ito na siya. Ang taas-taas rin niya, no? Mataas siya. 10 feet? Yun. Yun ang maganda, maganda. Yung paa niya magkadikit. So maganda. Ayun, kaya, kaya. Tinatanong na instructor kung kaya. Alright. Shoutout kay Mayron from Antarctica. Puntahan natin, no guys? Puntahan natin sila. Mukhang nag-aabang sila lahat dito. Mukhang gagawin yung Shout, shout, shout. Ah, ito yung kinakabahan. Ito yung kinakabahan. At first group po ito ngayon eh. First group. Ayan, sana makatalong ka na. Ayan, inaabangan nila siya. Magpo-form sila ng circle. Tignan natin, ito yung kinakabahan eh. Ayan, ayan. Ayun, yun. Grabe, ang lawak dito, no, guys? Kompleto sila sa facilities talaga, no? Yung mga equipments pala, kompleto sila. Ayan. So, yun yung first sequence, no? Ang gagawin nila, tatalon muna. Ayan, ito na siguro yung panghuli. So, babae. Oops. Ayun, backside. Ay, backstroke, ginagawa niya. Ayan, tinutulungan niya isa. Ayan, tinutulungan niya isa. Teamwork talagang kailangan dito eh. Teamwork. Ayan, palakpakan na yung mga estudyante. Sila yung mga susunod. Mas maganda talaga yung mga panghuling grupo, no? Mga fourth batch. Kasi syempre, napapanood na muna nila yung sequence eh. Bago gayahin. So ayan, nagpo-form sila ng circle. Hello kay Melvin Ace, no? From Iloilo. Ayan na, nagpo-form sila ng circle.
Alright. Ayan. Ano susunod yan? Ano susunod sa sequence? Ayun yung leader niya. So, ayun yung leader niya po, no guys? Yung leader, papunta ngayon dun sa life raft. Ayan. Shout out kay Rolly. Oops. From Saudi. Ah, hirap talaga, no? Umakyat. Mahirap talaga umakyat, no? Ah, tulak, tulak. Tulak. Ayun na. Oh, pasok. Hello kay Mark Antoniano. Good morning. Shout out from the Mexico Boys, Gulf of Mexico. Good morning kay Jade Mejia. Hello kay Marie Molina. Good morning, Randy Bernardo. Hello, Juan de la Cruz. Ito, live viewing na po ito. Live po itong nangyayari ngayon. Compass Training Center sa Silang Cavite. Ayun, pasok pa! So si Lux, naalala niya daw yung beating niya dati. Dalawa lang daw silang babae noon. Ayan. So lagi niyong tatandaan guys, no? May head count. Yung leader ang nangunguna. Ayan. Diretso na siguro ito yung back dive. Mamaya, pupunta tayo sa kabilang angulo. Ayun, yan ang back dive, no? In front view. Mamaya, lalapitan natin yan. Lalapitan natin sila ng malapitan talaga. Ayan, babae. Maraming babae ngayon dito. Maraming babae. Ito na, back dive, back dive. Boom! Hello kay Aileen, good morning from Pasay City. Para shoutout po, banggitin niyo lang po kung saan lugar kayo para mabati natin kayo. Ayun. Alam mo, medyo nakaka-disorient yan eh, no? Yung pag nag-backdive ka, yung medyo hindi ka sanay. Nakaka-disorient, talagang malilito ka. Ayan. Ayun oh. Abang pa tayo ng babae. Ito, ito. Ayan. Oh. Yung mga hindi nakahabol, no, guys, no? Makikita nyo pa yung ibang grupo na tatalon. Papalik tayo doon sa itaas para makikita natin yung bird's eye view. Ito na yung huli, panghuli. Ayan. Ang huli. Alright. Larga. Backstroke. So, after nila sa life raft, ayun, dumidiretso ngayon sila sa life boat. Ayan. Yan ang kanilang sequence. Bandaro naman sa kabina. Napapansin nyo, nagpo-floating naman sila, no? Floating naman yun. Ah, ito na yung huling dalawa. Pabalik na sila. So, yan yung sequence nila, guys, no? Yan. Tapos na yung isang group. Isang group to, eh. Then, after nito, tatapon nila na yung sea anchor. Yan ang kanilang gagawin ngayon. Matapos nilang mag-backdive dun sa life raft, dito naman sila ngayon sa lifeboat.
So ito yung isang group naman, no? Ayan, so makikita nyo, ia-upright niya ngayon yung nakataob na life raft. Ayan. Yun yung tali. Ayun. So habang, grabe, ang lakas ng ano nito, ah. Lakas ng splash nito. Ito, kala ko, hindi siya tatalon. Wow, grabe, grabe na to. May tinatanong si Hazel Ann. Usually, maka 10 feet ata ito. The moment it drops into the water, it will fall into the water. Ito so, naman yung... Pag- first, sit up, then pull it fast. Okay? Ayan. Yes, sir. So, after nila, no, pumunta doon sa lifeboat, ngayon, ang ituturo naman sa kanila ay proper na pagtapon ng sea anchor. Ayan. Ayan, ayan. Kailangan, pag tinapon nyo itong sea anchor na ito, malakas-lakas kayo para malayo. Tapos, hatak talaga, hatak ng malakas. Ayan, medyo wala. Practice yan, kailangan na practice. Ayan. Simula na ulit yung pangalawang grupo nandoon sa kabila. Tara, ayun si Bona. Natin yung punta tayo doon sa taas para makita natin yung bird's eye view ng mga tatalon dito. Go po, sir. Thank you, sir. Hello, Hicham Montesilio. Shout out sa iyo. Lawak, no? Anong facilities nila rito? Hello kay Wilson Tan from Cebu City. Same sequence. So, malapitan to. Hello sir, kamusta po? Okay naman sir. Okay naman. Okay sir. So may tanong si Shenaline, posible ba mag-training kahit 4'11 ang height mo? Makapagbarko? Yes po. Shenaline, pwede kang makapagbarko kahit na 4'11 ka. At pwede kang makapag-training. Shout out sa ating BSCS volunteer na matagal na si Myra May Refil Martinez. Magbabarko na po ulit yan soon. Layo ng bato niya, oh. Galing. Yun ang kailangan ng mga bato talaga sa sea anchor. Kailangan malayuan. Tapos atak talaga. Tara, akyat tayo guys. Akyat tayo para makita natin. Alright, ito raw si Louie Jan. Ito talaga yung kinakatakutan niya raw, ang malunod. Kaya mag-training talaga ako after graduation. Ito yung last group. Hello po, sir. Oh, yes. Si Sir Robert, one of our instructor here sa Compass.
Ay, so, bird's eye view. Makikita natin. Oh, baktay, baktay. Ayun na. Alright. Perfect. So, sa mga nagtatanong, no, 10 feet po ang tinatalunan nila. At least, yung mga last group, napakaswerte ng last group kasi nakikita na nila yung mga nangyayari. Nakakakuha sila ng idea. Ayan. Tanungin kaya natin sila. Hello guys, kamusta po kayo? Lahat ba kayo firmer? Yes po. Okay, so ngayon yung lang may experience to. Ah, okay. Ikaw ba, Brad? Marunong ka lumangoy? Ah, okay. Sino dito hindi marunong lumangoy? Ay, nako, ayun. Nako, malamang baka magpahuli to. Oo. Grabe. Aabangan kita. Okay. Ah. Alright. Ayan, guys. Nako. So, ayan po ang sequence nila. Ito na po yung panghuli. Tignan natin itong panghuli. Ayan. Ayan. Alright. Okay. Last group. Ready? Last group. Yes, yeah, of course. One. Head count. One. Two. Three. Four. Five. Six. Okay. Meron tayong isang di marunong lumangoy, no? So, sino yun? Di ba si ma'am? Okay. So, in between, I want you, marunong ka lumangoy, di ba? Okay. Kaya mo yan. As per instruction na katulad ng sinabi ko, walang iwanan to, survival. Yes, sir. Motivate. Motivation sa isa't isa. Hindi naman kailangan marunong lumangoy as long na you know how to use your life-saving appliance, malaking bagay yon. At saka kailangan may puso. Di ba, ma'am? Yun. Kasi pangarap mo to, di ba? Oh, yes. Kaya kailangan natin gawin. And work as a team. This time, nakita na ninyo yung iba. Di ba? Kaya sana naman, kahit papano, hindi naman kailangan perfect. Kasi nakita ko naman na lahat kayo is willing talaga. Di ba? Yes, sir. Willing kayo lahat na maging seaman at seawoman. So, kailangan natin gawin to. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Kaya natin to. Tubig lang to eh. Di ba? Okay? Leader, are you ready? Okay, very good. So, yeah. Ito po yung ating position leader ngayon. Position. Kaya pala okay, siya naging leader. Cabin position. Ayan. Okay, very good. Ingatan mo yung daliri mo dahil medyo ayokong paglutang mo, duguan ka. Ha? Be careful, ha? Okay. Okay. Wait. Today, sabi ko sa'yo, ay! Bilis ko balon. Okay. Relax. You know how to swim, di ba? Yes, sir. So, alam mo na. Nakakaba. Ayos? Yes, sir. Clear? Clear, sir. Ako. Ako. Okay, saka na. Saka na. Right position. Ayan na. Sana makaya niya. Jumping position. Yan. Relax. No. Balikan. Picture now. Taganan mo. Kaya yan. Side of your life jacket. Yeah, make sure it's tight, ha? Naintindihan? Ano ba yan? Ikaw pa. Ha? Okay. Dapat siya. Okay. Ayan na. Okay, good. Jump. Yun, very good. Very good. Yes. Mom, relax na. Relax. Relax. Sir, masasad mo. Relax lang, relax. Leader. So, okay, tatalon. Pagka meron nasa ilalim ng tubig, ha? Baka... Pass through. Madisgrasya.
Okay. Ito, patapos na tayo. At least nakikita nyo na guys. Okay, good. Clear? Yan na, yan na. Last. Ayan. Siya ang pinakapanghuli. Alright. Maganda yung stroke niya, no? Parang butterfly. So kaya-kaya mo yan, Noriel. Pagod talaga itong activity na ito. Buong araw ito eh. Okay. Move yourself near to the light drop, no? Yan ang technique. Ito yung mahirap eh, talaga. Yung pag-embark sa light drop. At least meron nang tutulong talaga pagka nandun na. Oh, ito yung babae. Yun. Matapang. Oh, ako. Kaya mo yan. Ayun! Ako po. Ayun! Ayun. Sana guys, may natutunan po kayo no sa ating live video coverage. Bihira lang pong nangyayari ito. Okay. Tayo lang po nabigyan ng pagkakataon na makapag-film ng ganito, guys. Magkaroon lamang kayo ng idea. Oh guys, tatapusin natin ngayon itong sequence na to, no? So nandun yung kabilang group, nandun naman yung floating. Shout out kay Eton SD, MSC crew. Yan, kababakasyon niya lang ngayong buwan, nasa Isabela na siya ngayon. Mga back dive nila, no? Abangan ulit natin. Oh, kailangan talaga hawakan nyo yung life vest, no? Bago mga, ayan, ako. Pare. Ayan, kaya-kaya nga yan. Ayan na. Sarap. Oh, kaya-kaya naman pala nito, eh. Oh. Ngayon, yung sinasabi ko, nakaka-disorient. Minsan talaga, madi-disorient ka eh.
yun na, may tumulong sa kanya. Teamwork talaga kailangan dito. Walang ano man, Noriel Ramos, no? Alam ko natatakot ka dito sa training na ito, pero at least meron ka ng idea ngayon. Walang ano man. Shout out kay Aaron De Guzman, MSC crew. Ask ko lang, may expert na po ang PT. Alright, mamaya, sasagutan po natin yan, no? Alright guys, punta natin sa baba. Alright, baba na muna tayo. Si Mercy Lopez, pa-shoutout, watching from Hong Kong. Nangangarap kahit medyo malabo ang mata. Okay lang. After ito tayo sa hall. Sige, sir. Okay, sir. Salamat, sir. Pupunta na ako, sir. Okay, punta na natin dun. Pinakahuli pala nito guys, yung floating eh. Kaya dapat kung ano, mag-practice-practice na rin kayo. Hello Christoph Amora. Bale sa Compass Training Center po ito. Ginaganap ngayon, nasa Silang Cavite kami. Hey Phil, young husband, good morning then from Mindanao, daily news. Ayan, Mindanao, daily news. Sana mapili kami. Okay, now put my fingers outside and the thumb is in. So if I'm holding it on the left, you should hold it like this. Throw it as far as I could, okay? Good luck nga pala sa mga mananalo mamaya. Sa mga mananalo ng libreng training. Namimigay namin, no? Every month po. Every month po kami namimigay ng libreng training mula sa aking mga partner o ino-endorsong mga training center from Compass, at abangan nyo rin ang Far East. No? Okay? So, good morning, Louis Ilagan. Hello kay Alexander Banyes, Tabaco Albay. Kay Randy Dimalig. Sir, baka pwede makabail ng libreng training, sir. Yes, meron po tayong paraffle mamayang hapon po. May invited guest rin po tayo from MSC Cruises. Isa po siyang waiter, kaya abangan nyo yan. At nga pala, kung may katanungan kayo, i-prepare nyo na yung katanungan para sa gustong maging waiter at ma-promote din. No? Ako, mukhang hindi pwede yan. Practice pa. Congratulations, no, sa mga mananalo mamayang hapon. Congratulations, abangan nyo yan. Alas 2 po tayo magsisimula. Alas 2 po ng hapon. Sa mga hindi pa nakahabol dyan, no, mag-register lang po kayo. Ayan ang maganda, malayo talaga. Tapos hatak talaga ng mabilis.
malakas. Alright guys, maraming salamat po, no? Guys, bali ang gagawin natin ngayon, pupunta muna tayo doon sa mooring area. Pinapapunta po ako doon eh. At para masaksihan natin kung ano po yung training na ginagawa nila sa mooring. Okay? Salamat po guys. Alright guys, maraming salamat po, no? Papanoorin natin yun sa susunod na araw, yung sa mooring, no? Yan, actually wala akong ka-idea dito, pero dito mabibigyan tayo ng idea, at least maging ready na rin tayo sa mga susunod na ano, halimbawa mga taga-deck kayo, meron man lang kayong idea about sa mooring, magkaroon kayo ng idea. And katulad dito sa basic training na sinagawa ngayong araw na ito, 'di ba? So at least meron kayong idea. Napakahalaga po, no, na magkaroon tayo ng idea. At buti napa-unlockan po tayo. Actually, hindi po nangyayari ito. So first time in the history, napakiusapan po natin, no, ang training center na Compass Training Center. Pinagbigyan po tayo kasi bawal po talaga ang kumuha ng litrato at video dito pag sinasagawa itong training na ito, no, sa mga estudyante. So at least nasaksihan niyo po ito live po na nangyari. So para po doon sa mga hindi nakapanood, balikan niyo na lang po itong video na ito, hindi po natin ito buburahin. At least makatulong man lang tayo maski dito sa pagbigay ng impormasyon dito sa basic training, no, na ginagawa. Ang basic training po guys ay unang kinukuha, no, para sa mga baguhan na kukuha rin ng Seaman's book. So na isang requirements po ito, no. So guys, tignan ko lang po rin po kung makukuhanan, no, kung mako-cover din po natin ngayon yung sa firefighting, no, ang pagsuot ng SCBA. So try nating makita ulit 'to mamaya. So pupuntahan po natin 'yan. So sa ngayon, sasagutin ko muna yung ilang mga katanungan nyo, no guys. No, katulad ni Mercy, eto, babasahin natin si Mercy Lopez. Declaro, Sir Rinel, may pag-asa po ba kahit 37 ka na at talagang nag-uumpisa pa lang ako to gather info? Alam mo, 37 years old, bata-bata pa 'yan, no? Meron tayong nakakapagbarko nasa 44, 45 years old nakakapagbarko pa, at first timer po 'yan, ha. Yung sinasabi ko sa iyo, ang ibig sabihin ng first timer, yung first time niya lang magbabarko. Pero ang working experience niya ay malawak na. Sa land base po siya nagtatrabaho. So kung gusto niyo na kahit no age limit, pwede po kayong makapagbarko. Alright, huwag mawawala ng pag-asa kahit na ilang taong ka pa. Ang importante, ang pundasyon nyo, ang working experience nyo sa lupa. Alright, yan ang pinaka-importante. Yan ang may bibigay kong tip sa'yo. Kaya Mercy Lopez Declaro, maraming salamat sa iyong katanungan at makakapagbarko ka pa. Pasalamatan mo na lang ako pag ikay nasa barko na. At huwag kang makakalimot magbigay ng inspiring story para sa mga nangangarap ring makapagbarko. Alright? Shout out din kay Bustamante Alvin, no? Make shape, save everyone, more power and God bless us Philippines. Kung may katanungan pa po kayo, nandito pa po ako. Hanggang sige, isagad natin ng 11 a.m. So may 15 minutes pa tayo. Kung meron pa kayong katanungan, at sasagutin po natin 'yan ngayon. Nakakataba rin po pala ng puso, no, nung nakaraang araw nagkasagawa ng webinar. So naging resource speaker po tayo. Puro mga estudyante po sila, hindi pa sila gumagraduate. Kumukuha sila ng hotel management dito sa Cavite State University. Salamat po sa pagpapa-unlock na ma-interview po ako or makasama bilang resource speaker dyan. Maraming salamat po. I hope na maraming natutunan ang mga estudyante dyan sa Cavite State University. At magsasagawa po ang Buhay sa Cruise Ship ng free webinar para sa mga gustong mangarap na makapagbarko. Alright, yan po ang ating advocacy. At hindi po ako tumitigil na magbigay sa inyo ng tulong hanggat nandito po tayo, hanggat nandito ang Buhay sa Cruise Ship. Wala po tayong sawa sa pagtulong. Ito nga pala yung isang katanungan na hindi ko masagot, no?
kay AJ Montes. Sir Rinel, baka may idea ka ba kung pwede pa ba makapagbarko kapag 750 ang grado sa salamin? So guys, ngayon, para naman dun sa mga nakakapagbarko ngayon, kung merong ganitong experience, no, kayo, 750 ang grado sa salamin, mag-comment po kayo dito. Pakitagpo si AJ Montes at baka kayo po ang makatulong sa kanya na makapagbigay ng sagot, no? So ganun dito, no? Tulungan po dito. Kaya nga po ako maglulunsad ng mentorship program. Ito nga't sinisimulan ko na dati pa nagkakaroon na tayo ng mentorship program, no? At ngayon pinagpapatuloy natin. Kaya nga mamayang hapon makikilala natin taga MSA crew, no? Si Christian. Siya po ay matagal na ring nagbabarko, galing pa sa PNO. So siya ang ating magiging mentor mamayang hapon, no? Para sa mga nangangarap na makapagbarko sa F&B department, lalo na sa pagiging waiter, no? Ako po kasi dati galing ako ng assistant waiter from Costa Crociere. Pero yun nga lang, hindi ako na-promote, no? Dahil lumipat naman ako sa kabilang barko. So ganun ang kapalaran natin, no? All right? And may katanungan, si Haya Akang, kailangan po ba bago mag-apply sa mga cruise ship, kailangan may seaman's book muna, sir? Magandang katanungan to, no? Wala kay Haya Akang. Ngayon, ganito yon. May dalawa sagot yan. Una, kung meron ka naman budget, no? Kung may budget ka, kumuha ka na ng basic training, no? Kasi yan ang pinaka-importante. Then, after nun, makakakuha ka ng seaman's book. Lalo na sa panahon ngayon. Alright? Hanggang December 2022, okay? December 2022, libre po ang seaman's book para sa mga first-timer. Kaya take advantage nyo yan. Okay? Kaya kumuha na kayo ng training. Nga pala, sa lahat ng Buhay sa Cruise Ship members, no? Pagkukuha kayo ng training, na kahit na anong training, dito sa Compass Training Center o kaya sa Far East Maritime Training Center, meron tayong discount para sa Buhay sa Cruise Ship. So, pag nag-enroll kayo, punta lang kayo doon sa registration area. So, makakatulong po ito, no, sa inyo. Ano man lang ang 200, 300, 500 pesos na maka-discount kayo. Malaking bagay po yon. Bawat senti po ay napakahalagang bagay na po ngayon. Alright? Sana'y nasagot ko ang iyong katanungan. And yun nga, Haya Akang, so yun, kung may budget ka, kuha ka na ng seaman's book o basic training. And hindi naman actually kailangan, no, sa mga nag-a-apply. Yung iba, ang discarding ginagawa rin, no, nag-a-apply muna sa mga shipping agency. Ngayon, pag nakuha na sila, saka pa sila magte-training. Okay? Mas advantage nga lang sa mga baguhang aplikante ang kumuha na ng seaman's book, no? Gaya ng napanggit ko sa aking mga nakaraang vlog, no? Ang kailangan ng mga top 5 requirements, kailangan ng passport, seaman's book, no? Certificate of employment. Yeah, kailangan niyan, pagandahin ng inyong resume. So, syempre, huwag kalimutan magdasal. So, 'yun yung mga kailangan natin para ng mga requirements para makapagsimula. Advantage 'yan. Unang-una ganito, no? 'Di ba, napakarami niyo aplikante. Sino ka kompetensya niyo? 'Di ba mga aplikante rin? Ngayon, kung sino yung mas maganda, yung resume nila, meron na, naka-ready na lahat, may mga travel ready docs na, 'di ba? May seaman's book. Oh, syempre, ang uunahin nila yung may mga requirements. So sa akin lang 'yun, ha. Guys, mga diskarte lang 'yan eh. Diskarte lang natin 'yun sa pag-a-apply. Lalo na kung pangarap niyo talaga magbarko. Sometimes we need to take risk, no? Sa lahat ng ating ginagawa, we need to take risk. So, puhunan natin talaga ang mga training na ito. So, yun lang, guys. Sana nakatulong ako sa iyo. Alright? So, tignan pa natin tong mga ibang mga katanungan dito, no? Well, ito si Bagyan. Sir Rinald, sana pala rin ako ngayon. Wait, andyan kaya name ko. Ayun. So, pa-check na lang yung name nyo, no? Sa libreng training natin. Yung mga pala, yung mga hahabol, yes, napakadali po ng ginawa kong technique ngayon. Di ba, meron na tayong registration. So, nakikita ko na ngayon, isa-isa, yung mga nagre-register, yung mga pangalan nyo, yun yung sasali natin sa raffle. Okay? So, yun yung sasali natin sa raffle.
intindihin nyo yung instruction doon na nakasulat. So, ganun po. Well, tignan natin kung meron pa mga ibang katanungan dito. Okay, si Yenian Diaz, isa sa mga nanalo din sa libreng training. No? Libreng training, marami na pong nananalo ng libreng training sa atin. At sana po may natututunan kayo, no, sa aking mga advice, no? Lalo na mamaya advice naman ni mentor Christian, no, from MSC Cruces, yung mga gustong mag-apply sa MSC Cruces. Eh yan. Tatanungin natin siya kung paano siya nag-apply doon. Okay. Meron pa bang mga ibang katanungan dyan, guys? Kung meron pa kayong mga ibang katanungan dyan sa pagbabarko, eh sasagutin po natin. At kung wala na po, eh magpapaalam na muna ako. Okay? Maraming salamat po. Okay, ito si Jollibee para patarandang Kanoy Inohales. Hello po sir, need po ba ng NC2 or TESDA? College graduate po ako, first timer po. Okay? Pero yung diploma ko po ay di po nakakuha. Nasa paaralan po po kasi. So, fresh na fresh si Jollibee. So, ito naman ang may papayo ko naman sa mga kagagraduate pa lang. O, diba? So, ito lang ang may papayo ko sa inyo. Sa mga estudyante na kagagraduate pa lang from college. So, mag-build up po na kayo ng working experience, no, as your foundation, no? Kasi guys, maraming mga first timer dumudulog sa akin. Maraming first timer na yung iba hindi pa nagkakaroon ng working experience, may mga ganung pagkakataon eh, no? Nakakasampa na ng barko. Pero pagka nasa barko na sila, nagre-resign sila kagad, no? So nasasayang yung effort nila, yung panahon nila na pagte-training dito, then pagdating na sa barko, nagre-resign na sila, bumibitaw na kagad sila dahil nabibigatan sa trabaho, 'di ba? Kumbaga hindi sila sanay sa trabaho kasi eh, no? Kaya ang may papayo ko lang, bata pa naman kayo, huwag kayong magmadali. Marami pang pagkakataon, marami pang panahon, 'di ba? Enjoy nyo muna habang nandito kayo. Ako, in-enjoy ko. Nagtatrabaho sa Jollibee. Okay? Nagtatrabaho sa Dunkin' Donuts, Carl's Jr. Naikot ko yan lahat, yung bigat ng trabaho dyan. No? Minsan nga, sa Dunkin' Donuts, nakapagtrabaho po ako. Hindi po ito biro, no? Nakapagtrabaho po ako. 24 hours po ako nakapagtrabaho. Yes. Kasi yung dyan sa Redemptorist, sa Baclaran, 24 hours po yan nakabukas. So, yun yung mga experience ko. Then, nagtrabaho ako, hanap ako ng trabaho. After ng fast food ko, nagtrabaho ako dito sa banquet waiter sa Dusit Hotel, sa 5-star hotel. Okay? So, ganun. Naging ano ko eh, naging marunong ako makisama sa tao, di ba? Ganito pala ang trabaho rito, ganyan, ganun. So, huwag kayong magmadali. Enjoy nyo habang nandito kayo. Yung iba, nagpupunta, land-based, abroad, no? Kuwait muna. Saudi, okay, Qatar, di ba? Nakakuha ng working experience. Ngayon, nag-apply na sa barko. Ayan, nandiyan na sa barko. Sayang kasi, pagka nag-resign kayo, di ba, bumitaw kayo kagad, first timer kayo, bumitaw kayo kagad, eh, anong mangyayari ngayon? Sa tingin nyo kaya, sa susunod, na decidido na kayong mag-apply ulit, sa tingin nyo kaya, eh, matatanggap kayo kagad, eh, may record na kayo. So, iingatan po natin ang ating record. Okay? Iingatan natin yung record natin na masira yan. Huwag natin papababayaan. Kaya yung appraisal na yan na sinasabi, yung appraisal po ay natatanggap po ng isang crew. Okay? Natatanggap po yan ng isang crew na bumababa, natatapos yung kontrata niya. Pati yung mga hindi natatapos ng kontrata, binibigyan po ng appraisal yan. At pag yung appraisal nyo ay lagapak, sa tingin nyo kaya, makakapasok pa kayo sa ibang agency. Okay? So, pahirapan. Diba? Maaring matanggap kayo, pero pahirapan. Pahirapan. Kaya pangalagaan nyo ang inyong attitude. No? Yan ang pinaka-importante, attitude sa barko.
Huwag kayong mayabang, makisama kayo na maayos, no? So ganun. Tapos pakisamahan niyo mabuti ang inyong mga amo. Siyempre, mga supervisor, di ba? Ganyan. Sunod lang kayo, guys. Nagpunta tayo sa barko para sa trabaho, di ba? Para kumita ng dolyares. 'Yon ang ating misyon. Huwag niyo nang babaguhin 'yon. Huwag na kayong lilihis pa. Okay? Pagka nasa barko kayo. Oh, 'yan. 'Yan ang payo ko sa iyo, Jollibee Patarandang Kanoy Kinohales. Naway may natutunan ka sa aking payo. All right? Ato, tignan natin kung meron pang ibang katanungan, then mag-a-out na po tayo. And maraming salamat po sa panonood ng Buhay sa Cruise Ship. Please, may natutunan po kayo. Basic training. Okay, tignan pa natin. Ah, ang bilis ha. Nag-commento ka agad si Jollibee. Hello, Jollibee again. Dami raw natutunan ni Yan Diaz. Sino pa ba may tanong dito? Ato, tanong ba to? Tignan lang natin. Dionisio Limciaco Bilglain. Wait lang, sir. Good morning po. Bakit po ako may experience na po ako sa cruise ship passenger? Bakit po ako makaalis, sir? All NGC na po ako nag-apply. Wala print po. Medyo hindi ko naintindihan itong... hindi ko maintindihan ang iyong sinasabi, Dionisio. Hindi ko gano'ng maintindihan, no? Pero siguro, ito na lang, iyano ko na lang. Kasi ito, may experience ka sa cruise ship passenger, bakit daw hindi siya makaalis? No? Bakit hindi raw? May technique pa rin dyan eh. No? 2 years na daw siya nakatambay. No? May technique pa rin dyan. Guys, may mga discarded dyan. No? Bakit? Meron ako pinopost, kakilala ko, 6 years. No? 6 years na wala sa pagbabarko. Bakit nakabalik ngayon? Ngayon, napakaganda na ng position niya pa. Napakalaki ng sahod. Di ba? So, doon ka magtataka. Meron dito 3 years. Di ba? 3 years. Hindi siya nakapagbarko ulit. Di ba? May mga discarded yan. Yung iba, yan ito, hindi nawawala yung kanilang working experience. Okay? Halimbawa, nawala ka sa pagbabarko mo. Halimbawa lang, nawala ka sa pagbabarko. Okay? Natenga ka. So, huwag kang magpapatenga ng matagal. Huwag kang magiging tambay. No? Maghanap ka pa rin ng trabaho na related. Na related pa rin doon sa cruise ship. Di ba sa cruise ship, sa hotel department, ano ba yung mga trabaho sa hotel department? Di ba? Nandiyan ang housekeeping, nandiyan ang F&B. Di ba? Nandiyan ang reception. Di ba? Nandiyan ang galley department. Di ba? Yun yung mga trabaho. So, napakaraming trabaho. Pwede ka maging cook, waiter. Di ba? Pwede ka sa housekeeping. Di ba? So, yun. Build ka ulit ng working experience. Kuha ka ng working experience ulit. Then after nun, mag-apply ka ulit. Sabi ko sa'yo, makakabalik ka. Sabi ko sa'yo, makakabalik ka, Dionisio. Okay? So yun, ganun lang ang technique, guys. Kaya huwag kayong mawawala na pag-asa. Sa tingin ko, batang-bata ka pa, Dionisio. Kaya may pag-asa pa yan. Alright? Okay, kay Shenalyn Alwasan, thank you sir sa advice. Advantage talaga na may different experiences sa hospitality industry. Tama. Tandaan. Nasa hospitality industry tayo. At lagi nyo rin tatandaan, hindi ko mo bumalik na ang cruising industry ngayon at nagbabalikan na, eh magiging pasaway pa rin kayo. No? Pag nasa barko na, magiging pasaway pa rin kayo. Di ba? Iwasan nyo na yung mga pasaway. Di ba? Iwasan nyo na yan. Magbagong buhay na tayo, di ba? Dumating yung pandemic, nawala tayo ng trabaho, anong gagawin natin? Mag-iipon tayo. Magsisave tayo. At hindi lang sa pag-iipon, dahil pagka nag-iipon ka, di ba? Pagka nag-iipon ka, mawawala rin ang pera. Di ba? Gagamitin natin yan sa pagtatayo ng negosyo. Yung iba, nagtatayo ng sari-sari store. Di ba? Kahit papano, may passive income. Di ba? Yung iba, nag-i-invest. Katulad ko, nag-i-invest ako sa mga paupahan. Alright? So kahit na mabakasyon tayo, meron pa rin tayong perang pinagkukuhanan. 'Di ba? So ito. Guys, 'di ba nakaipon ako. Nagkaroon ako ng ito, sabi ko nga sa inyo, walang-wala ako eh, 'di ba? Nung nagsimula ako ng barko, walang-wala ako. Wala kami bahay. Yung lupa ko nasa pasulang. Okay, guys. Pero ito, pinagkasupmikapan ko
Nakaipon ako ng savings. Una, binayaran ko muna ang mga utang ko. Importante yan. Babayaran mo muna yung utang mo. Siyempre, di ba? Pinagkatiwala sa'yo, yung utang dapat babayaran. Tandaan nyo yan. Yan ang unang yung gagawin. Pagka nakapagbarko kayo, first priority nyo yan. Huwag kayong manglalamang ng kapwa. Okay, huwag kayong manglalamang ng kapwa. Yung umutang kayo tapos hindi nyo nababayaran. Hindi yon. So, mali yon. Huwag nyo gagawin yon. So, nung nagbabarko na ako, mga nakailang kontrata ako, nakapili ako ng almost 3 bahay, no? Townhouse yung una tinitira namin. So yung 2 bahay naman, ginawa ko doon, pinapaupahan ko. So 8,000 yung isa. So 2 yon, di 16,000. Oh, di ba? So kahit na nagbabakasyon ka, meron ka 16,000. Di ba? Ganun yung sinasabi ko sa inyo, guys, no? Dumaan na pandemic na ito, di ba? Mag-ipon na tayo. Okay? Dahil hindi biro. Di ba? Ay ngayon, hindi natin masasabi, ha? Tandaan nyo, hindi natin masasabi ang buhay. Di ba? Malay mo, magkaroon ulit. Kita nyo, nagkakaroon ng gera. Sa tingin nyo kaya, hindi tayo maapektuhan? Maapektuhan tayo. Tourism, cruising, hospitality, maapektuhan tayo. Kaya maging madiskarte tayo sa lahat ng gagawin natin. Alright guys, sana may natutunan kayo, no? Sana may natutunan kayo sa akin. And nga pala guys, no, masabi ko lang, humingi ako ng dispensa kasi marami po ako nare-receive ng mga message nyo. Lalo na sa chat ko, pati doon sa aking email. Eh minsan hindi po talaga ako makakasagot, no. Guys, kaya pagpasensya niyo na ako. No? Hindi po ako makakasagot talaga, kaya ito yung pagkakataon ko na ini-generalize ko na kung ano yung katanungan nyo. Yun, sinasagot ko na po ngayon. Okay? Maraming salamat po kay Win Sampaga. Alright? Nanalo rin po yan, guys. Ha? Si Win Sampaga naman, sa lanyo, nanalo po yan dahil noong nakaraan, pinipili ko naman. Okay? Namimili po ako kung sino yung karapat dapat. Madalas po ito, si Win Sampaga, sa lanyo. Comment. Comment dito, comment doon, dito sa ating Buhay sa Cruise Ship. Full support po yan. Meron ako ngayon, nakikitaan na naman ng isang potential na isang member natin. May sorpresa ako sa iyo. Alright? May sorpresa ako sa iyo. Bibigyan kita sorpresa. Si Besame, ayan, binigyan rin po natin ng basic training yan. Libre po yan. Alright? So lahat kayo, bibigyan natin ng opportunity. Dumaan tayo yan. Dumaan ako. Dumaan ako bilang first timer. Kaya hindi ako papayag na hindi ako makatulong. Alam nyo, napakaswerte yung ngayon guys eh. No? Dahil merong mga ganitong social media platform. Noon dati, yung kapanahonan ko, wala pang mga ganitong mga bagay na ito, sariling sikap. Kaya pagka nagkamali ako, bangon ulit. Start from the scratch talaga. So napakahirap. Di ba? Eh ngayon, meron na nagbibigay sa inyo ng payo. Di ba? Saan pa kayo makakakuha ng ganito? So, yung mga mistakes namin dati, hindi nyo na magiging mistakes yan. So, napakaswerte. Diba? Katulad niyan, may mga online. Diba? Online training. Dati, walang online training. Kaya yung online training, advantage nyo rin yan. Hindi na kayo mamamasahe. Hindi na kayo mag-invest ng pagod, effort. Alright? So, ganon. More power sa'yo, Robin, Son Carino. Alright, good morning kay Laro Mac, Kaysin. Okay, magkita-kita po tayo ulit mamayang hapon para sa ating libreng training mula sa Compass Training Center. At may sorpresa ulit ako sa inyo pagka hindi kayo nanalo ulit. Okay, syempre, meron pa tayo. Diba? Yun, ay sorpresa ko sa inyo. Meron pa tayo yung Far East. Okay? Alright, good morning sa lahat. Makakasampa din tayo lahat. Okay? And see you later again. See you later again. God bless po. God bless po sa inyong lahat. Tinatapos ko muna ang programa ngayon at magkita tayo mamayang hapon para sa ating raffle draw at kakausapin tayo ni Mentor Christian mula sa MSC Cruises. Waiter po siya doon. Maraming salamat po and God bless po. To everyone, mabuhay kayong lahat. Rinalbada po, buhay sa cruise ship.